Alam, matatakot po talaga ako. Eh, wala po akong means. Eh, Your Honor, ako po ay naniniblood po ako sa inyo. Natulungan niyo po ako kasi tagal ko na po nito. Tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung yung after po nung nagreklamo kami sa GMA nung natanggal po ako sa GMA. Gumapang po kami para lang mabuhay yung career ko. Kami po lang manager ko. Nandito po yung manager ko. Si Kuya po. Okay. So, we are now, I heard that Mr. Gerard Santos is here. Can we just dispose of him right away? Apo. Proceeding to Sagro muna. Apo, kasama po natin ngayong senator, si Mr. Gerard. Yes, po. Kasama po ang ating si Atty. Ferdinand Topacio. Good okay. Morning po. I heard that Ronas, but only in Facebook, I heard your rants in, I read your rants in Facebook. Yes po. What happened? This happened 2005, am I correct? Yes po. You're only 15 years old? Yes po, Your Honor. Yes, 2005 po nangyari, and nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you 5 years? Dahil po sa takot po, sa kahihiyan. Dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na mas open na po ang lahat. And you should have filed a complaint immediately after that you were sexually harassed. Ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay gusto po namin mag-pursue ng legal action. But yung nakausap po naming lawyer at that time, parang tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint with GMA, correct? Yes po. In 5 years after? Yes po. Did the GMA 7 take action on it? Wala pong clear na resolution po na nakarating po sa akin. I have a copy here. Opo. They suspended and terminated the services of the one who sexually harassed you. Pati po ako. Hindi siya na nakabalik. I will not mention the name already because you know his name, of course. Yes po. But what I'm saying is that GMA7 took action on it. Took action on your complaint. Diba you wrote Bavin? Yes po, and Attorney Gozon. Felipe Gozon. Oh, inaksyonan nila. Terminate the services ng musical director. Correct? Yes po. Ang nangyari nga lang po ay kasi po yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na kumbaga naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Yun po yung nangyari po, Your Honor. O diba, humingi ka rin ng release, diba? Humingi ka ng release sa GMA, correct? Release po sa GMA Artist Center at that time. But we wanted po na maging under GMA itself. I have a copy here of termination, the document terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President of Entertainment TV, Wilmo Galvante. Hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. Oh, you want me to provide a copy? Ayan, no? Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaksyon na ng GMA7. Nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na-receive na official na yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag-musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yun ang sinasabi mo, ban ka na raw sa GMA7. Is that correct? Hindi po. I'm banned po sa entertainment department po. Dahil po yung mga, yung may kaibigan po siya dito sa
entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin. Kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department. But sa ano po, sa news, sa mga news departments po, sa mga game shows, ay nakakapag-guest po ako. Pero hindi ka totally banned doon sa network, di ba? Yes po, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bali, ayun po, nilinaw ko din po naman yun sa, doon po sa nilabas ko pong video. So, what do you want to, ba't ka pumunta rito sa Senate? Yun po, Your Honors, actually, ako po ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape. How would you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo, Senator Jinggoy and Senator Robin, na ako po ay para magkaroon po ako ng lakas ng loob para po may masabi po ito, itong story ko po. For 19 years po, ay kinip ko lamang po ito. Dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan, hindi ko. Dahil hiyang-hiya po talaga ako, lalo na po nung panahon na yon, dahil nung dinulog ko nga po ito noon, yung mga natun po sa loob ay parang dismiss lang po nila yung sinabi ko. Na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nililabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob nung mangyari po yung pag-aabuso po sa akin. Wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon and may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila. Iyak na lang po kami ng iyak, particularly yung lolo ko po. Kinamatayan na nga po ng lolo ko yan dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan. Kasi hindi po ako nabigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin. Okay, DJ. What are the legal remedies that Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Kasi, is there a prescriptive period sa rape? Sir, yes. I think, sir, it's 20 years, but I'll check po because he is a minor when the crime was committed. So baka po, mas matagal po yung prescriptive period. For grave offenses, well, it's 20 years. Na pwede pa siya. Are you contemplating? I check po the exact years. Well, Mr. Santos, are you contemplating of filing charges? Yes po. Yes po, Your Honor. Kasi ang tagal ko na po talaga gusto po itong, kaya lang matatakot po talaga ako. And wala po akong means. Your Honor, ako po ay naginiplod po ako sa inyo. Natulungan niyo po ako kasi tagal ko na po nito. Tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po ako sa GMA,
Pero halos gumapang po ako, gumapang po kami para lang mabuhay yung career ko. Kami po lang manager ko, hindi na po yung manager ko si Kuya po, okay? That's why we are looking to investigating and aid of legislation. Kasi I've heard being members of Showbiz together with Senator Robin, this has been prevalent since the 90s. That's why we're going to submit it, maybe the committee of Senator Robin is going to submit the committee report with regard para matigil itong sexual harassment within the movie industry. Oh, yes, it's been going on since early 90s. Oh, yun po nung mangyari. Hindi lang lalaki ah. Pati babae. Pati babae. Hindi lang lalaki. Yun po, sobrang gumapang po kami. At nagpasalamat lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually yung sinasabi kong marami pong beses na gusto kong sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi po ako rin po yung breadwinner ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itataguyin pa yung family ko na napigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang karir mo ngayon? Sa ngayon po, wala po akong... Umalis mo sa GMA7, balumihan ka sa TV5 po, pero... You're asking for a release from GMA7, correct? Yes po. Yes po, Your Honor. You transfer to TV5? Yes po. What happened? Binigyan po nila ako ng opportunity po doon na makapag-show sa weekly show din po nila. Pero eventually, ay hindi naman po nag-prosper yung shows at nawala din po ako. So, wala rin nangyari? Yes po. At yun po, napapasok na po ako sa teatro. At... thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second wind po nung karir ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon po nabuhay at doon lang po talaga nabuhay lang uli yung loob ko po, yung confidence ko na kumbaga halos na nasira na po eh. Parang pinrevent na po ang ano ko, yung opportunities ko po, yung mga pagkakataon ko po dito sa Pilipinas. And thankfully po yun, nabigyan po ako ng opportunity sa international stage. Very good. Anyway, you have your lawyer beside you, top-notch lawyer beside you. Nagpapasalamat nga po ako sa kaibigan po si Attorney Tomasio. We will not prevent you from filing a rape case against your accuser, against your runoff. Yes, po. Musical director, we will not prevent you. That is your prerogative. You would seek advice from your lawyer. Si attorney po ay talagang binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at siya po ay legal counsel ko for now. But after this po ay talagang ako po ay kailangan ko po kumana po ng aking legal counsel for the case po. At sana po ay matulungan niyo po ako, Senator Linggo and Senator Robin. Ako po ay nakikiusap po sa inyo dahil ako po ay natatakot po dahil kung na-prevent po nila yung aking pong progress ng career po dito sa Pilipinas. Ngayon po kung na magsasalita po ako, hindi ko po alam po ano pong kaya pa po nilang gawin. What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. Diba? Ikaw ang gusto mong magpatanggal sa GMA. And then, may sulat eh. May sulat ka eh. Nagpapa-release lang po ako noon, Your Honor, sa GMA Artist Center. Yes. And we wanted po na sa GMA Network itself kasi po ay talagang actually unang po kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and wala po silang action na ginawa po. Sila po yung nagsasabi nun na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, marilease po ako sa GMA Artist Center at maging under na lang po ng network. Baka mas maging better po yung aking estado po sa network. So, I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of Position of GMA Arts Management Agreement. Ikaw gusto magpa-release eh.
Sa Artist Center po, sir. Di ba yun ang bubuhay, yun ang nag-build up sa mga artist ay Artist Center? Opo, pero may mga artists po na under GMA Network itself po. So nagpapa-release ka sa Artist Center? Opo, doon po sa artist management nila. Pero pwede pong under GMA Network ka po at that time. Sinisip mo po, unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos's letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Who? Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. Basta pagkakalam ko, ikaw ang gusto umalis sa GMA Arts Center. Basta inaksyon na ng GMA yung reklamo mo. Tinanggal yung musical director because of charge mo na you were sexually harassed. Yes po, pero yun nga po, sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA Network maging under po ako. What did they say? Wala po silang sinabi. Basta nirelease na lang po nila ako. Anyway, may you lawyer there beside you. You can seek advice from your lawyer. If you want to file a rape case against the musical director, that's your call, that's your call. Yes, po yun. Okay, salamat continue. Po. Thank you, Mr. Santos. Salamat po. Where is Mr. Mula? Okay, Sir Gerard. Sir Chairman, gusto ko Mr. Santos, magpasalamat po sa Senate Committee po sa pagkakataon pong ito. At ayun po, kanina po, isa rin po sa mga dahilan kung bakit din po ako nandito. Yun, na-invite po ako, salamat po. At gusto ko pong mag-shed light and bukasan din po yung stigma dito po sa ganito pong mga kaso. Kasi po, talagang yun nga, nabanggit nga ni Sandro, talagang nakakahiya po talaga na magsalita about yung mga ganitong klaseng cases. Kaya po ako, inabot nga po ako ng 5 years bukod sa, yun nga po, wala po akong pedigree. Ako po ay baguhan nung po sa showbiz. So wala po talaga akong lakas ng loob para magsalita. So ako po, gusto ko pong magsilbing example po sa lahat na huwag po silang matakot ngayon dahil ngayon po may boses na po ang lahat ng tao. Ayun po, at ayun po sa on the part naman po ng GMA ay yun po, magkaroon po ng safeguard pa, mas magkaroon pa po ng mga policies na talagang para mas maprotektahan po at lalo na po sa mid-level dahil po pwede po talagang balikan kapag may nireklamo ka po ay yung nireklamo niyo po, yung mga kasamahan niya po dyan, yung mga kaibigan niya ay talagang ano ka rin po, babalikan ka rin po nila. So, yun po. Sana po may makreate din po na policy and rule po sa ganun po. Again po, maraming salamat po, Senator Robin. Salamat po sa pagkakataon po ito. Isang tanong lang po sa GMA, boss. Si Mr. Gerald, bawalan daw ng trabaho sa GMA. Pwede ba natin bigyan ng trabaho? Alam kong hindi naman yung decision yan, pero pwede bang ano naman? Mr. Chair, yun nga yung sasabihin ko eh, we don't have a say on the matter, pero baka nakanood naman yung mga boss yung statement ng Mr. Chair. Tingnan natin, Mr. Chair. Okay.